So, what's up, what's up, what's up mga mom, mga pops? Isang panibagong vlog with DJ Allen. And, tara, puntahan, may pupuntahan ako. Kasi, test drive tayo ng Honda Beat 2010 Park model. So, tara, puntahan natin. Malapit lang yun dito, guys. Gusto ko lang mag-test drive ng Beat. Honda Beat 2010 model. Kaya mga kilay tumataas, sadyang ganito lang kami kapag lumalabas. Kapag umarangkada na di na umaasas. So ayan guys, nahiram din natin yung Honda Beat. Maka-test drive na rin tayo. Kitang-kita nyo naman, gamit ko na si Honda Beat. Papakita ko lang sa inyo kung ano na ang condition nitong motor na to. So okay naman siya guys, sige kasi very responsive naman yung torque at saka acceleration ng motor na to. Kahit 110cc engine mong ito. Ang problema lang ito yung gulong guys. Kasi gumigiwang-giwang yung sa front part o sa likurang part ba ito na gumigiwang-giwang. So, try natin ulit yung torque at saka acceleration nito at saka yung braking niya. Kasi hindi ba ito ABS? Normal brakes lang ito. Disc and drum brake sa likuran. As you can see, 40 kph, mabilis lang kunin. Hindi ako makatakbo ng 60 kph kasi yung gulong gumigiwang-giwang kasi. So yan yung Honda Beat 110 2010 model ng Honda Beat. So may dumaan na sasakyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung kabuang tsura ng motor na to. Still maganda pa rin tong motor na to. Issue lang yung talaga is yung gulong na gumigiwang-giwang. Hindi ka talaga makakuha ng top speed ng motor to kasi sa gulong na gumigiwang-giwang nga. 40 kph lang yung kasakbo nito kasi sa gumigiwang-giwang na gulong 40 kph lang yung max o top speed ko. Kung siguro yung mas magandang gulong dito, okay siguro, makakaya siguro ng 80 top speed, kaya ng XRM ko 80 top speed. Kasi maganda naman yun kasi CST ang nakalagay doon na gulong. Maganda pang hindi ganito gumigiwang-giwang yung gulong. So, hanap muna tayo ng pwesto para sa video. Kasi ipapakita ko na ang kabuang tsurang motor o condition talaga. Tara guys. Max or top speed 45. Ayoko na talaga mag 60. Baka masimple lang tayo sa gulong na to. So yan lang mga mom, mga pops. Okay, wala pa itong side stand sensor. Hindi gaya ng mga bagong motor ngayon na may side stand sensor. Ah, meron pala. Guys, see, na namatay yung brake natin. So, turn off mo muna bago mag-standard. As you can see, side stand natin. Meron na pala itong side stand sensor kahit 2018 model pa lang. Ganda, may side stand na pala. Malabo nyo na ang magaya to. Kali nyo ba malupit na kayong batapon na basura mga arga nyo?
isang bugana pang painit. Pang asar sa piling na sikat na sobrahan sa init. Mga plant, mga gulong, piling iron shit. Di maplantya ang gusot na so, takbo nito, 21,582 yung nasa auto readings niya. So, ano pang check natin? Sound check na tayo, tara. Try natin yung sound ng motor. So, as you can see, ganda pa rin yung tunog niya, guys. Kasi stuck pa rin ito, yung muffler. Okay pa rin yung, ano, yung andar niya, guys. Okay pa din. Kahit ilang years na ito, 9 years na yata, kasi 2010. 2010 model talaga ito. So, as you can see, okay pa ang andar ng motor. Yung busina, yan, stuck pa rin. So, itong mga ilaw, may ilaw dito. So, ayan, yung ilaw na yung headlight niya, guys. At saka, ano, halogen bulb type itong headlights ito, hindi pinalitan ng LED. Try natin na mag-signal lights. As you can see, umiilaw yung signal lights. Sa kabila, umiilaw pa rin. As you can see, sa likuran, umiilaw din. Tsaka yung brakes, umiilaw din. Sa kabila, umiilaw din. At tsaka sa indicator, umiilaw din. Yan. Low beam, high beam. Let's see. High beam. High, low, high, low, high, low. So, good thing, guys. Maganda pa rin. Tsaka yung shock niya, okay pa din. Yung ano niya, guys, yung andar, okay pa din. Yung tunog, okay pa din. Makina, gulong lang talaga problema nito na gumigiwang-giwang. Try natin yung braking system niya kung okay pa ba. Uy. O hindi ba mag-skid yung ano, yung gulong. I-try natin. So far, hindi gaano maganda yung rear brakes niya. As you can see, mabagal mag-brakes yung likuran. Kasi nga, drum brakes, hindi ano, this brake. So, sa front brakes naman, maganda din yung, mas maganda ang front brakes kaysa this brake, sa rear brakes. Try natin ulit. Yan, you can see, maganda talaga. Kung sa likuran, parang wala lang, parang walang brakes. As you can see, kita nyo, sa harapan, immediately it will stop if you need some emergency stopping. So, yan lang siguro mga ma'am, mga pops. Yung ano nitong motor na to, overall good except that wheels or tires walang problema. Mabilis nga ha, kahit 110cc lang tong motor na to, walang problema, walang ka problema maliban sa gulong. Katalaw ko rin na imong kaiso gaya sige kinambog pag pinulay og katalaw ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog pag binulayog katalaw ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog pag binulayog katalaw ko ra na imong kaiso gayo sige kinambog pag binulayog.
And now, let's test drive the Yamaha Mio Sport 115. 2009 model, 2008. Parang mga ganun years yata, mga pops. Test drive natin itong motor na to. Yamaha Mio Sporty. Parang mas gusto kong gulong nito guys, kasi hindi nag-ano, hindi gumigiwang-giwang yung gulong nito. Mio Sporty. Maganda ang gulong ito. Hindi nag-i-skid. So gumigiwang-giwang. Try natin. Torque at saka acceleration. Mabilis din ha. Mabilis rin. Kahit mga small displacement cc's ito, mas malakas ang busina nito. Okay, good. Ito, maganda. Alright, 50 kph. Kasi walang ano, walang problema sa gulong. At saka ano, okay yung gulong. Kasi ano, iwan ko nung brand ng gulong nito. Yung gulong pala ng ano guys, Honda Beat kanina is Leo Vins. Hindi ko na ipapakita sa inyo. So maganda itong gulong na to. At saka itong motor na to. Maganda, walang problema. Mas preferred ko to kaysa sa Honda Beat kanina. Mas okay itong motor na to. Baka may switch na ito ng ilaw. Hindi ko mapa ano eh, mapailaw yung headlights. Ewan ko lang may switch ba ito o wala. As far as I am concerned, itong mga motor na to, walang play yung rear brakes niya guys. Hindi nagbe-break yung rear brakes, yung front brakes lang yung gumagana. Ewan ko lang. Kasi hindi tumitigil eh, kapag nagre-rear brakes ako, yung harapan lang nagbe-brakes. Same type, yung ordinary lang na ano, disc brake sa harapan at saka band brake or drum brake sa likuran, ang mga braking system nito. Pero as I am concerned, pareho naman na mabilis yung mga torque at saka acceleration ng mga motor na to. Wala akong masabi guys, kaya lang ito ng Honda XRM ko na mabilis pa rin kahit hindi ano. Kasi yung iba pinakargahan itong Mio Sporty pang racing na. Kaya yeah, masaya naman ako kahit ganito lang, stock lang, walang binago or ginawa sa engine niya, stock lang. Mabilis naman ah. Bakit kaya yung iba nag-ano na, nagbo-bore up? Baka racing ng iba. Pero ito tipto pa rin sa height natin 5 flat. Nakatipto tayo sa Honda Beat, hindi na tayo nakatipto nun. Baka ganun talaga yung ano niya guys, yung anong tawag dito, yung seat height niya or ground clearance, na hindi masyadong hindi, para hindi masyadong mataas na hindi ka na magtiptoe nun sa motor na Honda Beat. So tara guys, hanap na tayo ng magandang pwesto sa video. Wala akong makita. Ang liit ng side mirror guys, hindi ko makita ang yung likuran kahit siniset up ko na. O, wala itong side stand ha, so wala ang side stand sensor. Kahit may ka side stand, umaandar pa rin. Hindi gaya ng Honda Beat na may side stand sensor, mamamatay pag naka side stand or hindi mo maandar pag naka side stand. So ito na mga mga pops, Yamaha Mio Sporty 2009-2010 model. So kita nyo naman, naka ano na ito, konti naka customized ng mga side mirror at saka yung handle grips tulad ito. Tsaka pinulitan na din itong bolt na to na parang pink na. So yan, tsaka yung upuan pinulitan na rin, baka kinalmot ng pusa
napupunit yung ano tawag nito, aha, yung oil cap sa oh sa pag nag-change oil, naka orange na din, pinalitan na. At saka yung ano, pinalitan yung hook dito sa harapan, binagay lang sa kulay ng motor, violet. Okay, violet ito. At saka ano yung shock, pag mukhang pinalitan na rin shock. O pala, hindi ko napapakita sa inyo yung ano, yung under seat or U-box nya sa Honda Beat. Ito lang dito. Tara, open natin. So that's the U-box of the Mio Sporty. Mas malalim pa yung ano, yung XRM ko. U-box ng XRM. Tsaka yung ano, gasoline tank. Yan. Try natin yung sound guys ng motor. Wait. Center stand muna. So let's check the sound of the motorcycle. Oh, what? So guys, parang gusto ko yung tunog nito kasi mas malakas yung tunog niya kaysa nung Honda Beat. Baka tinanggal yung silencer nito o ano, or ganito talaga yung stock ng muffler ng Mio Sporty. Hindi ko alam. So let's try again the braking guys, if it is good or not. As you can see, kaya kung maano yun, may baba yung ganung place na naka center stand siya. So let's try the braking system, if it is okay or not. Gaya nga nung sinasabi ko, hindi pang emergency braking itong rear brakes niya guys, hindi nagbe-brake. Matagal mag-brakes yung rear brakes. Try naman natin yung front brakes. Kung it will brake immediately. So ayan, nagbe-brake siya agad. So good thing. Hindi ko mapailaw yung mga lights niya guys, yung LED, headlights. Hindi ito LED siguro. Ayan ka lang, paano ito mag turn on guys. Yung busina mas malakas kaysa sa Honda Beat. Yung signal light guys, yan, umiilaw. Sa kabila naman, umiilaw rin. As you can see, yung sa likuran, umiilaw. Umiilaw rin. Umiilaw naman yung brake light guys. As you can see, umiilaw lahat ng mga yung headlight lang hindi mapailaw. Kasi may switch dito na nakatago o ano ba. Kapag umarang kada na di na umaatras kami, ay mayayabang lang pero hindi supla. At solid na kapag kami na anupla. Kung sino man kami di nyo na mababa. At sa level nyo hindi kami bababa. Kaya huwag kang umastang kayang sabayan ang yabang ko. At baka maiwanan ka lang ang yabang ko kahit saan kaya kung panindigan. Huwag kang magtanim ng angas kundi kayang diligan. At baka ikaw pa hamak mo pa ang ganyan. Sa iba magpahangin huwag mo akong pahagingan. Lamat kita eh. Ito yung mangyari natin na to. Guys, tapos na. So ayan guys, na-test drive na natin yung motor Honda Beat at saka yung Mio Sporty guys.
Tara na, uwi na tayo para makapag-edit na tayo ng video. Tara. Mas prefer pa din ako sa Mio Sporty, guys, kasi yung gulong kasi ng Honda Beat eh. At saka mabilis sa kanil sa dalawa, mas mabilis yung ano, Mio Sporty kaysa sa Honda Beat, guys. Uy, ano yan, big bike. Mio, so Mio I, guys, 125 pa rin. Ito, okay lang yun itong gulong na to. Walang ka problema, problema. Kasi nga, legit ito eh, na magandang brand, CST ito, guys. Kaya mas maganda yung play ng gulong, hindi gumigiwang-giwang.